Ang polycephaly ay ang kondisyon ng pagkakaroon ng higit sa isang ulo. Ang termino ay nagmula sa Greek na poly na nangangahulugang marami at kephale na nangangahulugang ulo. Sa video na ito ay ating pag-uusapan ang 10 hayop na may dalawang ulo sa buong mundo na marahil ay ngayon mo pa lamang makikita. Subukan din natin na makukuha ng 1,000 likes para sa video na ito. At shoutout nga pala sa mga sumusunod. Maraming salamat sa panonood ng ating mga videos. At kung gusto mo rin mapabilang sa susunod na shoutout, ay mag-comment ka lamang sa ibaba. At kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay welcome to Zaldi TV. At kung ikaw ay interesado sa mga kakaibang impormasyon, mag-subscribe ka lamang sa channel na ito at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Number 10. Two-headed turtle. Ang isang bihirang pagong na may dalawang ulo ay natuklasan sa beach ng South Carolina. Ang mga conservationist ng Sea Turtle Patrol Hilton Head Island ay nag-post ng larawan ng sanggol na pagong sa kanilang Facebook page at sinabi na ang mutation na ito ay karaniwan sa mga reptiles kaysa sa iba pang uri ng mga hayop. Ngunit, ito ay isang napakapambihirang pangyayari. Tulad ng iba pang mga buhay na hatchlings na natagpuan, ito ay pinakawalan sa dagat. Bagaman natagpuan at pinakawalan ng buhay, ang loggerhead sea turtle ay malamang na hindi rin mabubuhay ng matagal. Ang pagong na ito ay binigyan ng pangalang Squirt and Crush at ang mga pangalan na ito ay nagmula sa dalawang karakter ng 2003 animated film na Finding Nemo. You so totally rock, Squirt! So give me some fin. Noggin. Yeah. Number 9. Two-headed cow. Ang baka na nagangalang Lucky ay ang polycephalic na baka na mula sa Kentucky na ipinanganak noong September ng 2016. Sabi ng magsasaka na si Stan McCubbin ay maliit lamang ang tsansa ng batang baka na babuhay ng matagal. Ang baka ay naiulat na may problema sa pagtayo at paglalakad dahil sa bigat ng kanyang ulo at dahil na rin sa posisyon ng kanyang mga mata. Ang pamilya naman ng McCubbin ay tila natutuwa na alagaan ang baka. Noong nakayanan ni Lucky ang mabuhay sa loob ng 40 days, siya ang naging pinakamatandang baka na nabuhay na may ganitong kondisyon. Ngunit, nakakalungkot lamang dahil siya ay namatay makalipas ang 108 days, isang linggo bago ang planong pagpapasurgery sana para kay Lucky. Number 8. Two-headed bird. Noong 2012, nakita ng isang residente ng Northampton, Massachusetts ang isang kakaibang batang ibon sa likod ng kanilang bahay. Natagpuan ni April Britt ang maliit na nilalang na nakaupo sa ibaba ng mga sanga ng isang puno. At siya ay nabigla nang nilapitan niya ito at ininspeksyon. Natuklasan niya na mayroon itong dalawang ulo at may tatlong mga beak. Pinangalanan ng babae ang maliit na ibon ng Beaker at ibinalik ito sa isang mataas na sanga ng puno. Ayon kay Britt, ang tatlong beak nito ay tila hindi maayos na nabuo at ang nasa gitna lamang ang nakakonekta sa lalamunan. Matapos maibalik ng babae ang batang ibon sa puno, ay sinabi niya na may isang sapat na gulang na cardinal bird ang tila nagpapasalamat at pinapakain ito. Number 7. Two-headed porpoise. Ang porpoise na ito ay ang kauna-unahang porpoise na may dalawang ulo na natagpuan sa buong mundo noong 2017. Habang nangingisda ang mga Dutch fishermen sa North Sea, ay hindi nila sinasadyang mahuli ang porpoise na ito at ito ay patay na nang makita nila. Nabahala ang mga mangingisda na baka sila ay mahuli kung sakaling makita ang isda sa kanilang sasakyan. Kaya ibinalik nila ito sa tubig. Ngunit kumuha muna sila ng ilang mga larawan bago nila ito ginawa. Batay sa mga larawan, iminumungkahi ng mga eksperto na malamang na namatay ang batang porpoise matapos itong maisilang at ayon sa BBC, ito ang ikasampung halimbawa lamang ng polycephaly na naobserbahan sa mga balyena o dolphins. Number 6. Two-headed snake. Ang pagkakaroon ng ahas na may dalawang ulo ay talaga namang isang pambihirang pangyayari. At sa paglipas ng mga taon, ang ilan sa mga ito ay naidokumento, kasama dito ang copperhead snake noong 2018 na natagpuan ng isang babae sa Virginia at nakuha na ng larawan ni J.D. Clover na nagtatrabaho sa Virginia Department of Game and Island Fisheries. Kung pagmamasdan ang ahas na ito, ay maaaring sabihin mo na cute siya
pero nakakatakot. May isang batang timber rattlesnake na may dalawang ulo din ang natagpuan sa kagubatan ng New Jersey at pinangalanan itong Double Dave. Share ko lang, may nakita akong bear sa internet na may dalawang ulo at gumawa ako ng research tungkol dito. Ngunit napag-alaman ko na hindi ito totoo. Pero dito sa Pilipinas ay mayroon ng mga naitalang kaso ng hayop na may dalawang ulo. Isa na dito ang litrato na pinadala sa ating Facebook page ng isa sa mga taga-suporta natin. Ayon sa nagpadala ng litrato, ang kalabaw na may dalawang ulo ay nakuhanan sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Hindi ko na naitanong kung nabuhay ang kalabaw, pero sa tingin ko ay namatay ito dahil maliit lamang ang tsansa ng mga ganitong hayop na mabuhay. Number 5. Two-headed goat. Iniulat ng Daily Mirror na mayroong isang kambing na may dalawang ulo ang ipinanganak sa Kazakhstan. Ngunit, sa kabila ng mukha itong malusog na kambing, namatay ito dalawang araw matapos na maisilang, matapos na matapak-tapakan ng kanyang ina na tila nabalisa sa kakaibang itsura ng kanyang anak. Noong 2014, isang kambing na may dalawang ulo ulit ang ipinanganak sa China at noong 2018, isa pang kambing na may dalawang ulo ang nakuhanan ng video sa Pakistan na nagbigay ng interes sa buong mundo matapos mag-viral ng video. Number 4. Two-headed bearded dragon. Mayroon talagang mga tao na mahilig mangolekta ng ilang mga kaibang bagay. At si Todd Ray ay kilala dahil sa pagmamay-ari niya ng pinakamalaking koleksyon ng mga hayop na may dalawang ulo. Naitala ng Guinness Book of World Record noong 2010 na si Ray ay mayroong 22 na mga buhay na specimen sa kanyang koleksyon. Kabilang sa kanyang mga koleksyon ay ang two-headed bearded dragon na pinangalanan niyang Pancho at Lefty. At hindi lamang yan, dahil noong 2012 ay nagdagdag pa siya ng isa pang two-headed bearded dragon na may pangalang Jekyll at Hyde. Number 3. Two-headed cat. Noong 2017, isang kuting na may dalawang ulo na nagngangalang Betty B ang ipinanganak sa South Africa. Matapos itong saklolohan ng Animal Rescue, nakakalungkot lamang dahil ito ay namatay pagkatapos ng 16 na araw. Sa kabutihang palad, hindi lahat ng pusa na may dalawang ulo ay humantong sa parehong kapalaran dahil si Frank at Louie, na kilala rin bilang Frank and Louie, ay ang pusa na may dalawang ulo na may pinakamahabang buhay na naitala sa kasaysayan. Ang pusang Frank and Louie ay nabuhay ng mahaba at malusog na mula 1999 hanggang 2014. Number 2. Two-headed lamb. Sa lugar tulad ng Palestine at Utah, ay mayroong mga naitala na paglitaw ng mga kordero na may dalawang ulo noong 2009. Ngunit sa Iceland marahil, ang pinakakakaiba sa lahat dahil nakakita sila ng tatlong kordero na ipinanganak na may dalawang ulo. Ang dalawa sa mga kordero ay namatay dahil sa natural na mga sanhi at ang isa naman ay malusog. Ngunit, hindi nito maiangat ang ulo ng maayos mula sa lupa. Kaya, humantong din sa hindi masayang katapusan ang lahat. Number 1. Two-headed pig. Ayon sa Daily Mail, noong 2016, isang cute na baboy na may dalawang ulo ang ipinanganak sa China. Ang baboy ay medyo malusog noong ito ay pinanganak at ito ay may dalawang nguso, dalawang bibig at tatlong mata. Kaya, ito ang isa sa naging dahilan kung bakit madami ang nag-alok na bilhin ang baboy na may dalawang ulo. Sa huli, inihayag ng magsasaka ang kanyang hangarin na panatilihin ang baboy sa kanila dahil ang kanyang anak na lalaki ay napalapit na sa baboy. Ang baboy na may dalawang ulo ay hindi na bago sa China. Ngunit, mas madalas silang ipinapanganak na may mas malubhang mga pagkukulang at bihirang mabuhay ng matagal. At yun na nga ang 10 hayop na may dalawang ulo sa buong mundo. Kung may iba ka pang alam na ibang uri ng hayop na may dalawang ulo na hindi ko naisali sa video na ito, ay maaari mo din itong share sa comment section. Kung isa ka rin sa mga mahihilig sa ganitong uri ng impormasyon, ay bigyan ng like ang video na ito. At huwag mo na rin kakalimutan na i-share ito para mapanood din ng iba. May mga ibang kakaibang videos din sa ating channel na maaari mo ding panoorin. Salamat sa panonood at hanggang sa muli!